susunduin natin si Madam Tina. So, ito. So, meron din siyang scooter. So, susunduin natin siya sa work na. Pupuntahan natin din. Yeah, see you later. So what's up guys? So ito, andito na ako sa Galeria. So ito yung gamit ko. So ayan, ang ganda dito sa Abu Dhabi. Yes. So, kaya hindi ako nag-coach ngayon kasi dahil holiday dito, mahirap magganap ng parking pag gabi na. So naisipan namin ni Madam na gamitin yung mga scooter namin. So yeah, kita-kits later! A few moments later. So mga ka-venture, nandito na ako sa Al Rim, dito sa The Galeria. Ayan. Almeria Island. So ayan o. Maganda rito. Yes. So ito yung gamit natin. Tapos meron siyang action cam. So makikita nyo din yung kay Madam Tina, yung scooter niya mamaya. Actually, ni-review na namin yon last time. Pero ayan, ipapakita namin ulit. So yung sa akin may Bluetooth. Yung sa kanya wala. So yeah. See you later. So alright. So ngayon, nandito tayo sa Al Rim, Repton, Abu Dhabi. Ayan na yung Repton yan. Tapos ito yung building na laging kasama sa video natin pag nagawi tayo dito sa Al Rim. Kasi nagagandahan ako sa building na yan. Tapos yung sa likod ko naman dito, yan, yung maraming puno dyan. Kung nakikita nyo, di ba maraming puno. Yun yung Alpay Park. So, na-video na natin yan, nakapag-vlog na din na tayo dyan. Kung makikita nyo din sa vlog natin, yun yung Alpay Park. So, maganda dyan, may basketball. Pwedeng mag-exercise, pwede din yung mga bata. Like, meron silang skateboard court, volleyball court, basketball court, picnic ground. Yan, dyan. Sa likod ko na yan. So, maraming puno lang kasi maganda. So, ayun yung baby natin, naghihintay.
Ayun. So dun tayo papunta. So alright. See you later. Alright mga ka-venture, so malapit na tayo sa pupuntahan natin. Malapit lang naman siya eh. Alos nasa 14 kilometers lang. So kayang-kaya ng scooter natin yun. Actually ginagamit naman namin to papuntang work niya eh. So ngayon kaya yun nga sa sinabi ko kanina, kaya ginamit namin yung mga scooter namin dahil nga holiday. So mahirap yung parking pa uwi. Swerte naman ako ngayon kasi hindi siya ganun kainit. Kasi before sobrang init, yung talagang mainit na mainit yung singaw ng hangin. Pero ngayon hindi naman siya. So eto, ipapakita ko sa inyo yung ano, yung kung saan maraming mga nag-exercise, nagjo-jogging. Tapos malinis yung kapaligiran dito. Then parang meron din siyang river. Ipapakita ko sa inyo. So eto, kung nakikita nyo, may mga yan sa baba nyan, tubig, para siyang river. Tapos ito di kasi masyadong kita dito yung mga tao doon. So dyan sila ng mga nagjo-jogging, nag-exercise, kasi napakaganda ng view. Tapos parang magandang environment siya. Ayan o, yung trabaho ni Madam Tina nandun. So ito yung scooter natin. Ninalakad ko muna kasi gusto kong ipakita sa inyo yung kung anong meron dito sa Al Rim. So ang pangalan ng lugar na to is Al Rim. So yeah, yan, maganda rito. Tapos marami silang tinatayong mga building. Ayan o, papakita ko din sa inyo yung ano, yung kung saan nagtatrabaho si Madam Tina. Para makita nyo yung ano, yung shop niya. So, see you later. Alright. So eto, pahinga muna tayo kasi medyo maaga pa. Para hindi natin maistorbo si Madam Tina. Magbibigay lang ako ng tip about sa mga kasama kong mga nag-i-scooter. So lahat ng mga kasama kong nag-i-scooter dito sa UAE, especially here in Abu Dhabi, dahil nasa Abu Dhabi tayo, so follow na lang natin yung ano, yung government rules, kasi para sa safety natin yun at sa safety ng ibang tao. So marami pa rin kasing hindi sumusunod sa government rules. Like yung iba, nagda-drive sila sa highway, which is wrong, bawal po yun. So meron naman silang ginawang bike lane, pwede naman tayo dun. So para sa safety din natin yun. So marami pa rin kasi akong nakikitang mga nagda-drive sa highway, lalo na nagda-drive kasi ako ng sasakyan dito. So nakikita ko sila. So sana mapanood nyo to and wag natin gayahin yung mga yon. At sana magbago din sila na wag na rin silang mag-drive sa highway. At saka magsuot tayo ng helmet at ng reflector vest. And isa pa, pag pala nasa pedestrian tayo, tatawid tayo sa pedestrian, so syempre green light, dun pa lang tayo pwedeng tumawid. So wag tayong sumakay sa
scooter natin. Wag natin sasakyan ng scooter natin pagtawid ng pedestrian. So bumaba tayo sa scooter natin, tapos iguhid natin siya. Tapos pag wala ng mga tao, then doon na tayo pwedeng umalis. Like, pwede natin sakyan. Kasi para sa safety lang ng iba yun eh. Kasi pwede natin silang matamaan. Like, kung magdadrive tayo sa pedestrian, di ba? So, wag din tayong magdadrive sa pedestrian na nakared yung stoplight. Iwasan natin yun. At, safety lang. Sunod lang sa policy dito. Para din sa atin yun. Kasi, unang-una, pag nahuli tayo, magbabayad tayo ng fine. Pangalawa, mako-confiscate yung scooter natin. So, abala, di ba? Talagang maabala tayo, magagastusan pa tayo. Imagine yung pambayad natin ng fine, pangkain na natin yun. Imagine yung bilang OFW, di ba? Alam naman natin yung buhay dito. So, sumunod na lang tayo sa government rules. So, peace! So, alright guys. Andito na tayo sa Cove Beach, kung saan nagtatrabaho si Madam Tina. So, akala ko kanina, napaaga ako, na-late pala ako ng dating dahil nag-i-stop ako sa daan. So, malapit na siyang lumabas. Kukunin lang niya yung scooter niya. So, ayun yung kung saan nagtatrabaho si Madam Tina. Yun. Yung lugar na to, yan. Saan ba? Ayan, yan, yan, yan. Ang tawag sa lugar na to is Alrim, then Cove Beach. So, alam ko pag pumupunta rito is kailangan munang magpabook. So, tignan nyo na lang yung Cove Beach, Abu Dhabi, Alrim. Then, lilitaw naman dun. Then, hintayin natin si Madam Tina lumabas. Yeah. So, ito si Madam Tina. Kakatapos lang niyang nagtrabaho. Hindi ko na napakita yung ano yung store mo. Kasi nasabi ko dito is papakita ko. Ngayon pala nahuli ako ng dating. So, ayun yung scooter ni Madam. So, sanay na sanay yan. Naninibago daw siya. So, ayan oh, meron siyang reflector vest, meron siyang helmet. So, follow the government rules lang. See you later, pauwi na kami. So, what's up? Nandito na kami sa bahay. At si Madam Tina, pagod na rin. Bye-bye.